maganda ako, promise. O ngayon, lumabas na naman ako ha. Dati lumabas na ako last week, ngayon lumabas na naman ako. Kaya mag-enjoy kayo kasi ito ang tawag ko, breakfast with my guest. Ayan. At hulaan nyo kasi yung guest ko. O huwag na yung hulaan kasi papakilala ko na. Ito malapit din sa heart ko itong batang to kasi may ginawa kami movie together na baby pa siya. Ngayon, may baby na siya. Ayan. Walang iba kundi si Matet. Ayan. O, hello diba? Po! Hi po. Ayan na siya. Dalagan-dalaga na. Hi. At hindi lang yon. May mga anak na siya ngayon. Oh, po, na mas ayan. Malalaki sa akin. Malaki pa din sa akin. Malaki pa sa kanya, malaki pa sa akin. Kaya, kamusta ka naman, Ter? Ito po, maganda rin po ako ngayon. Parehas po tayo. Oh. Talaga yung mga 80s talaga. Oh. Maganda pa rin talaga. Maganda talaga. Oh. Opo. At saka, busy-busy po sa pamilya ko. Ayan. At saka, may mga trabaho din pong bago. Ayan. Opo. Usapang past muna tayo. Opo. Una tayo nagkatrabaho, ang liit-liit mo pa noon, inday sa balita. Oh. Opo. Naalala mo pa ba yun? Parang konti lang po. Parang siguro po nasa 3 years old ako or 4. Bilang mo ang baby-baby mo opo, pa noon. Opo, ang liit-liit. Pampers ka pa nga noon. Baby po ako so, pero topless. Oo, topless. Opo, topless po ako noon. Very revealing at a young age. Pero di ba ngayon, maaga kasing nagsimula ka sa ano sa pagtatrabaho sa mag-artista. Di ba? Noong ba naramdaman mo na kagad na nagtatrabaho ka? O lahat yun sa'yo, laro-laro lang? Dahil po sa inyo at sa mga tao pong nakasama ko, very ano po siya sa akin, yung environment, nakaka-enjoy. Ayan, nag-enjoy lang po ako tuwing shoot. Tapos, yun nga, marami po kasing, ano pong tawag doon, parang suhol. Oo, marami. Chocolate, opo. Dala ng Tita Susan. Opo. Kaya, Tito Eddie. Nag-e-enjoy ako ng sobra. Si Direk Tatay Chaning. Opo, diba? Merong pastillas. Oo, lahat. Diba? Talaga. Lahat kaya ng po, magugustuhan ni Matet, talagang dadalin sa enjoy set. Enjoy po talaga. Masaya ako. Hindi lang yung mga puyatan po natin. Oo, syempre medyo. Bawal yun. Hindi yun, diba? Opo, medyo ano lang ako doon. Diba? Lumaki ka sa mata ng publiko. Ang hirap nun, diba? Marami nakatingin sa'yo lagi. Nagkaroon ka ba ng normal childhood? Yung larong kalye, mga ganap sa school, yung mga ganon. Opo. Ang larong kalye, di ba, yung mga patintero, yes. Yung mga taguan po, di ba, touch na color. Agawan base, ganon. Yan, yung ganyan, di ba? Nagkaroon po ako niyan kasi siguro po mga 7 years old, medyo pinalaylo po ako ni mami. Kasi parang hindi na po ako lumalaki ng maayos. Mm-hmm. Parang nawawalan na ako ng respeto sa mga tao sa paligid ko na parang medyo lumalaki na yung ulo ko nun. So pinatigil niya po ako mga grade 1. Tapos yun po, doon nagsimula. Kasama ko yung kapatid ko, si Kiko. Doon po nagsimula na maging normal yung childhood ko. Ayon. Na paggising pa lang sa umaga, nakapantulog pa, tatakasan namin si mami at saka yung mga kasambahay. Maglalaro kami sa labas, uuwi kami. May gabi na. Nakapantulog pa rin. Oh, di ba? Opo. Di ba? Na-enjoy mo ba naman yung kung uulitin yung kabataan mo? Mas gusto mo bang maging normal o yung nag-artista ka? Okay lang po sa akin okay, na nag-artista ako. Kasi ano naman po siya eh, siniguro naman po ni mami na normal pa rin naman. Sa bahay, normal pa rin yung ginagawa namin. Tapos yun nga po, itong pinagdaanan ko growing up, parang enough siya. Dahil sa mga kapatid ko din, kay Kuya Ian, normal po. Ang dami naming kalokohan sobra. Na hindi ko rin po makakalimutan yung mga takas kay mami, ang dami. Okay. Ano ba ang pinak-memorable sa'yo sa mga takas mo? Sa mga takas ko po, naku, meron yan. May isang beses sa Green Hills kami nakatira, madaling araw po yan. Si Kuya Ian, ginising kami ni Kiko. Naku, saan tayo pupunta, Kuya? Sa gabing-gabi, nalika punta tayo sa court, mag-skateboard ako. Samahan niyo ko, picturean niyo ko doon. So bumaba po kami ng fire exit. Kasi townhouse po kami noon. Fire exit kaming tatlo, tapos madaling araw na nag-swimming pa kaming tatlo. Iba kayo? Talagang, siyempre kasama po si Kuya. Uh-oh. Siya naman ang papagalitan, hindi naman kami. So, sama kami. Sama kayo? Apo. Oo. So, yung mga sipon kami, pagkatapos sa ilang araw, yung mga sipon kami lahat.
Pero nag-enjoy kayo. Opo talaga. Marami po kami nun. Si Kuya Ian, grabe, grabe po. Bad influence. Bad influence. Pero nag-enjoy ka. Opo, sobra. Uy, pwede tayong kumain. Ay, opo, pwede tayong kumain. Kumain tayo. Kakain maganda kami. Yung may, ano, habang kumakain, may kachika, di ba? Totoo yan. Para hindi maparami masyado. Hindi, mas ako, mapaparami ako. Kasi type ko itong pagkain na to. Type ko ang breakfast food. Totoo po yan. Mm-mm. Breakfast is the most important meal of the day. Yeah. Eat like a king, di ba? Mm-mm. Tama. O, tapos, ang tanong ko, natatandaan mo ba yung project natin? Ano mang feeling mo nung bata ka? Takot po ako sa inyo. Yung po yung feeling ko. Kasi mabait po kayo sa akin sobra. Kaya lang yun nga po, naikwento nyo kanina yung gusto ko magpamasahe sa inyo. Masahihin mo yung likod ko. Masahin medyo hiyang-hiya po ako ngayon sa ginawa ko ngayon sa inyo. Hindi ko po kaya. Na nagdalawang isip, tatlong isip po ako bago mag-guest dito. Sobrang hiya ko po sa inyo. Nakakahiya po talaga yun. Baby yun, baby yung sasalita. Naku. Ngayon naman, ang bansag sa'yo, pambansag best friend. Opo. Bakit ba? Anong naramdaman mo? Parang gusto mo bang mag-best friend ng lahat? Hindi ko po alam kasi, sa totoo lang po, bilang po ang kaibigan ko. Sa showbiz at saka sa personal, bilang po ang talagang malapit sa akin. So, hindi ko alam, siguro dahil sa longing ko sa kaibigan, ay nailalabas ko na lang siya. Uh-huh. Kapag binigay po sa akin yung role. Ayun po. At saka mababait naman po yung mga na-best friend lang ko. Talaga. Kaya naging madali din po sa akin. Hindi, siguro naghahanap ka nung ka-age mo eh. Opo. No? Pero usually, ano po mga bata, napaka-immature ko po kasi. Kaya nakakasundo ko yung mga mas bata. Totoo po yan. Mga kaibigan ko talaga. Parang si ano lang ang kaedad ko, si Meme lang ang kaedad kong kaibigan ko. Pero yung mga, sila Camille Prats, puro yan bata. Utang na loob. Sabi ko talaga, bakit ganun? Narealize ko. Si Kai Cortez, bata-bata sobra. Yun po mga friends ko, mga kids. Mga kids. Kaya, look at me. I'm so youthful. Hindi. You look very young. Ay, salamat po. Young ka pa rin, baby. Ayoko. Baby ka pa rin eh. At ni Inay Maria. Yun ang totoo nun. Sino yung favorite mong naging best friend mo sa role? Naku. Ihimatayin ako dun sa question. Hindi, sa role. Sa role. Siguro po si Bea. Mm. Parang si Bea. Bakit? Actually po, ito po ngayon, may ginagawa po kaming, may kasama na po kami noong 2016 sa Love to Last. Tapos ngayon po, kasama ko po siya ulit, may bago po siyang project. Love Before Sunrise. Parang walang ano, parang walang panahon na lumipas. Mm. Parang same lang. Tapos ang bilis, wala kaming hiyaan, wala kaming ano talaga, walang awkward na ano. Diretso. Diretso po kami talaga agad. So, alam mo po yan, yung mga kinikwento mo, naiintindihan kita. Di ba po, napaka maganda yung madali mo siyang kausap agad. So, nag-drive ka agad sa'yo. Opo. So si Bea po ang paborito ko. Wow! Mars! Alam mo na. Nagkaroon ka ba ng best friend dito sa showbiz? Best friend? Mm-hmm. Sino yun? Kamusta naman ang relationship niyo hanggang ngayon pa ba? Hindi lang po isa. Pero ang madalas pong nakakausap ko, si Kai Cortez. Mm-hmm. Yun po. Nagkasama po kami kasi sa Dubai for love or money. Kasama po si Coco at si Angelica. Roommates po kami niyan. Talaga. Okay. Tapos hanggang ngayon, mga personal kong problema, mga talaga? Hanash ko, tawagan ko po siya. Tapos pupunta siya sa bahay, konting... Ang tarap ng ganon, di ba? Opo. May ganon kang friend. Opo. May ganon akong friend eh. Iisa lang, sa akin nag-iisa lang siyang... Yung mabilis. Yung sasalo agad sa'yo. Opo. Sasagot agad sa'yo. Meron akong ganong friend. Ano yun eh, BFF ko siya. Si Malita. Yan ang pangalan niya. Masarap po yung ganon. Pero yun nga, iilan lang po yung mga ganyang tao. Mm-hmm. So, tine-treasure natin yun. Ay, hindi na ako makakahanap ng ganon. Kasi ano eh, siya yung friend na dadating, may kasama ng tray. Nandun yung breakfast ko. Walang lumuha nun sa akin siya lang. Ay, ang sweet naman. Ang sweet siya. Po. Sobrang sweet naman. Sobra talaga. Masarap lang may ganon, no? Opo. Alam mo na you can count on her anytime. Yes. Eto kahit madaling araw. Oo. Di ba anak? Oh. Saksi ang anak ko. Tatawagan ko si Tita Kay. Ato, Kay.
kabayan. Oo. So, super ano naman po siya. Sagot agad. Ay, isa pa rin gumawa niya sa akin si Vice. Sabi ko, isang yosi na alas ka, isang yakap, tapos uwi ka na. Vice, ganda po? Mm-mm. Dumating. Madaling araw, alas tres. Ay, grabe. Mm-mm. Talagang yun ang friendship. Naka-costume pa. Ay, naka-costume? Oo. Nung dumating. Naghanda. Hindi. Teka lang. May pinaggalingan siya ng show. Opo. Hindi na siya nagbihis. Dumating sa bahay. Ano nangyayari dito? Anong kaguluhan nito? Ganon. Tawa ko masaya na tawa. Masaya ng sana all po. Ayan, sana all merong ganong mm-hmm. friend. Because it's alam, really... Alam, merong kayong ganong friend. Masaya siya sa buhay. Tara, ano? Alam mo, hindi ka lang isa. Yes. Sa tingin mo, mamadali magkaroon ng friend or best friend sa showbiz? Hindi po. Hindi, di ba? Kasi... Minsan, pagkaharap mo lang eh. Uy! Ano yun? Saan ang hugot nun? Minsan, pagkaharap mo lang eh. Kasi kapag katalikod, wala na. Diba po? May ganun din. Mga ganun eh. So, mahirap magkaroon ng best friend talaga. Mm-mm. Ilan lang po sila. Mabibilang mo, no? Hindi ano eh, hindi kasi sila, kumbaga, very rare yung mga ganun. Yes. Hindi sila common. Kaya mahirap. Alagaan pag dumating. Mm-mm. Totoo yan. Ang friendship. Ano naman na naging struggles mo dito sa showbiz? Meron ba? Siyempre po yung ano. Ayun, yung nangyari sa akin nung huli. Alam niyo naman yun. Mm. Yung nangyari po nung huli. Mm. Na medyo nagalit sa akin ang buong Pilipinas. Siyempre, umabot na rin po ng ibang bansa yun. Ay. Yung galit nila sa akin. Actually, nagresulta po siya sa depression. Isang buwan ng depression. May mga ganun, yung bashers. Kasi po nung araw, di ba, meron na pong bashers noon. Mm-hmm. Kaya lang di po natin alam. Oo, kasi dyaryo lang nila nababasa. Mm-hmm. Tapos yung opinion nila sa kanila lang. Oo, pero ngayon, ngayon po. Na-verbalize na nila. Yes. So medyo para po. Naisusulat na, na-verbalize pa. Opo. So sa mental health natin, mental uh-huh. health, hindi siya nakakatulong. Tapos nakakagulo ng buhay. So, yun po yung struggle ko dito. At saka yung rejection, mm-hmm. yung mga ganun po. Hindi, pagka ganyan, pagdadasal na lang tayo. Yes, yun na lang kasi po. Kasi yun ang magiging kakampi natin, si God. Opo. Diba? Tsaka siya lang naman talaga ang pwedeng makaintindi. Yes. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Pagka dumating yung mga matitinding pagdadaanan, nako, yun ang mahirap. Opo. Mm-mm. Kaya kailangan mag-pray kasi si God hindi nag-judge. Oo, hindi nag-judge. Nang feelings, nang mental health ang issues. Ang tao, ang hiling mag-judge. Ba? Eh ngayon, binibining Pilipinas, mag-judge nga sila. Oo nga, di ba? Bakit hindi po sila mag-usga doon? Doon na lang sila mag-judge. Bakit yung mga ano, walang pake ang ano, gine-judge nila? Bongga pag ano, di ba? O, di ba? Bating suit competition. O, tsaka yung mga text to vote, doon na lang sila mag-judge. Oo, di ba? Bakit pa yung mga artista, hindi naman natin kailangan nila. Ano naman ang maganda mo natutunan sa naging struggles mo sa life? Siyempre meron yan, di ba? May pabaon sa'yo yan. Sa akin po, ito, so yun po ang pinakamahirap kong pinagdaan. First time ko po yan, na dumaan sa depression itong January, December to January. Mm-mm. Sa akin po, talagang huwag kang bibitaw sa Panginoon. Oo. Eh, yun tawag po. Ko doon, ano mo, huwag kang bibitaw sa bagging of hope. Opo. Diba? Totoo po hope, yan. Hope at saka yung nag-hope ka na talaga na, naku Lord, ikaw lang ang hope ko. Sa'yo lang ako talaga ganito. Yun, exactly yun diba? Po yung sinasabi ko. Kasi dun sa time frame na yun, merong mga siguro tatlong araw na bumitaw na ako. Ewan ko na Lord, hiwalay na muna tayo, break na muna tayo, parang gano'n. Tapos after 3 days, na-realize ko na mas lalong hindi ko kakayanin. Hindi mo talaga, anak ko, sinabi mo pa. Sorry po, can we get back together? So parang tinanggap naman niya ako ulit. Tsaka lahat, naintindihan niya, di ba? Lahat alam niya. Na, kaya totoo yung kasabihan na hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Yes. Ngayon, hindi maaaring wala kang lesson learned sa lahat ng pinagdaanan natin. Kasi meron pinapakita si God sa atin eh. Siyempre tayo, bulag, hindi nakikita ka agad. Apo. Kasi hindi umanda rin utak. Dapat umanda rin utak mo na ano ba to? May mensahe si Lord sa akin. Di ba? Ganun lagi. Lagi tayong merong lesson learned sa yes. lahat. At saka yun nga po eh, everything happens sa may rason po yan at may aral. Totoo yan. So, sa susunod, hindi nila ako magsasalita. Hindi, pwede ka magsalita kay Papa God. Pwede ka magsalita sa kanya. Hindi nila po ako magsasalita sa social media. Ang hirap. Iba nga po yung mga bashers. Tsaka ano? Mga judgers. Oo. Hindi naman tayo contestant po, di ba? Minsan, yung may matanda na hindi mo alam ay, na... Ay, ang dami niyan. Ay, madami ba yun? Ay, ang hirap po kalaban yung mga yan. Oo. Kaya dapat dead man. Dead yun man po ang natutunan ko. Ganun lang.
Quiet, quiet ka lang. Oo, pero ang hirap. Ang sakit nila mag-judge, eh, no? Yun nga, hindi nila alam. Ito, ngayon, nalalaman na siguro nila. Alam ko marami po nanonood nito. Bawat artista na hinuhusgahan nila na hindi naman nila alam kung anong totoong nangyari. Hindi nila alam. Kasi wala naman sila doon. Opo. Hindi nila alam yung epekto nun pag talikod nila sa camera. Kapag ka mag-isa na lang, hindi nyo alam kung ano yung magiging epekto niya sa amin. Kasi tao lang din naman po tayo, eh. Oo, pare-parehong tao, di ba? Opo. Para maghusga ng gano'n. Opo. Na gano'ng kasakit pa. Opo. Pwede naman sila magbigay ng opinion pag hinihingi. Kasi opinion ang hiling nila magbigay. Tama. Diba? Pag hiningi, ibigay nyo. Pag hindi hinihingi, edi i-keep nyo na lang. Oo nga, i-keep nyo. Bulsa nyo yan. Oo, ibulsa nyo yan. Tama yon. Ako talaga. Kaya ako, fan talaga ako ni... Hindi ko talaga kaya. Salamat po at ginest nyo ako dito. I'm so happy. Ayan. Baby kita, no? Parehas po tayo kayo ng... Kayo dalawa ni Aiza. Parehas tayo ng thinking. Mga baby ko kayo. Ay, thank you po. Wow! Ito yung maputi. Yung isa kayo mangge. O, diba? Dalawa yung ay, nako! Hindi po ako nagsabi niya. Nako, Aiza. Kayo mangge. Ay, nanonood yun. Gaano na naman sa akin. Hindi. Nako, mabait siya. Usapang family naman tayo. Ang bilis ng panahon, may saliling family ka na din. Opo. Ilan na ang mga anak mo? Kwentuhan mo ako kasi ang alam ko, mga babae, mga anak mo. Opo. Diba? Bali, ano po sila? Apat po yan. Yung tatlo po yan, 1, 2, 3, babae po yan sila. Yung isa ko po, nag-iisa kong lalaki is pumanaw na. Kasama po siya sa bilang ko kasi dinala ko po siya ng 8 months tapos napabinyagan din po namin. So, kasama siya sa pamilya ko. Ayun po, ang natira sa akin ay Tres Marias na napakamaldita. Napakamaldita po talaga. Tingin niyo po ba may pinagmanahan sila? Hindi ka naman maldita, oh, eh. Salamat po. Hindi ka maldita, ah. Napaka, may isa po akong napaka-arte, pero yung dalawa po ay napaka-maldita. So, kung mapapansin niyo pong tumataas yung hairline ko, sila po ang dahilan. Baby girl, bata ka pa mataas ng hairline. Ay, yan. Opo. Sige po. Inborn oo, pala oo, inborn to. Yan. Opo, inborn yan. Parang ito, yung dito, di ba? Oh. Yung aking longganisa. Oo. May longganisa. May sarili siyang longganisa. Oo. Trivia yan, longganisa. Oo. May sarili talaga siya. Ayan. Wala kayo nito. Wala sila. Wala. Wala sila niyan. Kaya alam ko si Matet eh. Nahalap ko muna yung ano eh. Kaya po hindi takot si Mami noon. Baka mawala ako. Kasi kapag tinig na, ay ito si Matet. Okay, alam na natin. Oo. Nag-iisa diba? Po ako nag-iisa talaga. Nag-iisa si Matet. Nakakatawa ka talaga. Sa nervyos ko po ito. Kaya ang dal-dal ko. Ano sinasabi ko rin. Eh. Kasi nag-usap tayo. Na nakakain tayo. Opo. Alam mo, hindi ka kumain masyado. Kasi hindi po, ka kumain ng kanin. Diet po ako. Ah, diet. Etching. Opo. Oh. Diet ba si Mama? Nag-diet ba si Mama? Alam mo yung bata sa takot na lang sumuho. Naku, na lang. Hindi po takot sa akin niya. Ako pa takot diyan. Takot ako sa mga anak ko. Bakit? Lalo na po dun sa panganay kasi talagang feeling ko po from siguro 16, 15 ganyan. Hindi na tumanda yung utak ko eh. Sila nag-mature, ako na iwan. So sila yung taga-saway ko, Mama. That's enough. Tama na yan. Nakakahiya. Sila ang taga-saway ko. Kaya mas takot po ako sa mga anak ko kaysa takot sila sa akin. Kasi hindi ko sila kayang tiisin eh. Eh, ilan taon na ba ang mga bata? Sige nga. Ayan po. Si Ikay po, yung aking panganay, is 18. Turning 19 na po siya sa September. Tapos meron po akong isa pa, si Mishka, 16 years old. Tapos meron po ako yung bunso ko, 7. Oh, talaga. Opo. So, puro babae sila. Puro babae talaga. Tres Marias. Opo, yun ang mga anak ko. Nakakaloka. Ang maganda po dyan, yung kanilang spacing is maganda. Kasi yung isa, dalaga na talaga. Pa-19 na siya. So, parang patapos na yung responsibilidad namin sa kanya. Ngayon naman, meron kaming 16 nagdadalaga. Yung pong mga pagkakamali namin at mga natutunan namin sa pagpapalaki ng isa na i-apply dito sa kabila. Ah, tapos okay. Pagdating naman po ng nagdadalaga na rin yung isa, alam na rin alam po namin yun, ang gagawin. So, maganda. Magaling kami nung asawa ko talaga mag-plan. Yung isa nagbabasketball. Yung opo. Isa nagbabalibol. Opo. Tapos yung isa nag-aaral pa. Opo. Ang sport po ng bunso ko ay pagkain. Ay, ganun ba? Eh baka kasi lumalaki. Yes, pero at tatangkad ng mga anak mo. Ayun po, ang ano po nila is parang sporty po. Parang yun ang tinatahak nung tatlo kasi nagmana sa tatay. Oo. So, kailangan din nagmana sa atin. No? Opo, ayoko po talaga sila mag-artista. So, yung bunso, yan, tinitignan po namin kung ano pang gusto niya. Maging volleyball or basketball or kain talaga.
Nako. Mukbang na lang gagawin ng anak ko. Wala pa may gusto sa showbiz. Yung bunso po gusto niya, but... Pero bunso yan eh. Bata pa yan eh. Ngayon niya lang siguro gusto. Sana po ma-overcome niya. Kasi ayoko talaga. Aba, hindi. Di i-try mo. Baka mamaya okay, di ba? Hindi ko po kaya. Tapos puyatin mo. Kasi puyatin yung pinagdaanan mo, ko po dito. Puyatin mo. Puyatin mo para hindi na niya kaya mag-take. Tapos sabi niya, mama, ayoko na. Magandang kasi idea po yan. Kasi yan eh. Hindi pa ako tulog eh. Thank you po sa tip. Maganda, maganda. Hindi ko po naisip yan. Ako kaya kaya tanggi. Gusto ko yun. Ito. Matraumatize. Sa bahay ako. Ito po yung mga anak ko, dinadala ko sa taping noon. Walang nag-artista. Tama po kayo. Mahirap maging nanay, di ba? Yes, dadalhin ko po talaga sa ano. Mahirap. Maging nanay? Mm-hmm. Mahirap, di ba? Actually, opo. Mahirap na masarap na masaya. Kasi since bata, parang dalaga po ako. Parang hindi po ako, bagets pa ako nung nagkaanak. Lumalaki ako, tumatanda ako, kasama nila. Oo, parang so kapatid ngayon, mo lang yes, sila. Yes, so ito po na pagkakamalan yung panganay ko. Akala ko kapatid mo. Mm-mm. Hindi ko kapatid yan. Anak ko yan, panganay ko. So, ito po ay damit ng anak ko. Ginamit ko makeup ng anak ko. So, kumbaga, yung relasyon namin. Maganda. May pagkakaibigan. Mm. May best friend na sila, may mama pa sila. Opo, may kaaway pa sila. Kaaway pa sila. Sa totoo lang, yung totoong ano lang po, yun, kaaway din nila ako. So, lako, hindi. Tropa kami talaga. Mama is mama. Mm. Okay. Parang hindi nag-a-agree tong isang to. Kaaway hindi ka mo nag-a-agree, baby girl. Agree siya. Takot din po sa inyo. Anong lagi niyong pinag-aawayan? Pinag-aawayan po namin yung kulit ko. Ano, kulit ka ba? Ano po. Saan? Masyado akong maharot. Masyado po akong... Clingy po ako sa kanila eh. So... Kasi babae. Opo. Medyo... Moms. Ganun na sila man. Nakakahiya na. Yung ganun. Nakakahiya lang. Yung pagiging clingy ko, yun yung naiirita sila. Ayan po. Natatawa ko na sa mga. Nakakahiya lang. Ayan, ganun po. Ayan o. Ngiti-ngiti o. Kasi totoo. Nakakaloka tayo mga nanay. Eh, ganyan din ang naririnig ko sa mga anak ko. Ma, maraming tao. Ayan po. Oo. Pwede. Nakakahiya na. Huwag kang lumapit sa amin. O kaya ito po pag may games sila, kagaya ng panganay, lasal po yan. Lasal siya. So, ma, sa susunod na game, huwag ka naman masyado maingay. Kasi yung mga lasal parents, tahimik lang yan. Sabi ko, sorry. Natutuwa lang naman ako sa game, anak. Tapos itong isa din. Mama, kanina. Nakakahiya na naman kanina. Sumisigaw ka na naman kanina. Uh-oh. Eh, siyempre, proud ako sa kanila. Oo, eh. Siyempre. Opo, pero siyempre, susunod ako sa ano. Hindi nila naintindihan yun. Opo. Pero, alam mo naman tayo mga nanay, lalo na pag sila ang nakashoot. Diba? Yes, naku talaga. Anak ko yan! Gumaganon ako talaga. That's my baby! Ganon to si moms. Ganon. Oo. So, sa susunod, yung parang di na muna ako magkakape bago manood ng game. Oo, oh, huwag ka magkape kasi talagang wow. Nakakahiya po. Oo, nakakaloka. I'm so sorry, babe. Sorry. Okay. Oo, sobra lang sa ano talaga. Sobra lang kami mga nanay mag-ano. Yes, very oo, proud. Sobra talaga tayong mga nanay. Okay. Pero alam mo, ang hirap na part sa pagiging nanay, yung kahit na anong mangyari, let's say may nangyari hindi maganda, kasalanan natin, ano? Opo. Laging tayo ang ano? Laging sa atin nakatingin. Sa atin ang bagsak, laging tayo ang, yes. Sa atin ang sisi. Pag mahaba ang kuko, uh-oh. Pag hindi nasuklayan, uh-uh. Titingin sa nanay. Uh-uh. Tayo ang responsable lagi. Uh-uh. Hindi nila alam. Dapat tayo lagi. Diyos ko, bakit gano'n? Kaya nga po mahirap maging nanay. Mahirap. Ano ba ang lagi mong binibigay na advice sa mga anak mo? Diba? Tayo ng mga nanay may standard advice eh. Diba? Opo. Kagaya po ng in-advise ni Mami sa akin, sa amin, habang lumalaki yung respeto po sa kapwa. At saka siguro, yun nga po, magdasal. Mm-mm. Kasi nakikita naman po nila ako eh. Lagi kong inaano sa kanila na kapag wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo kaya. Mm-mm. Hindi mo kakayanin. Wala kang sandalan. So yun po, tsaka maging matapang lang. Kaya lang, tuloy-tuloy lang. One thing at a time. Mm-hmm. And ano. Ayun, tsaka dream big. Mm-mm. Ayan. Tama. Ayan. Kasi ano eh, tayo yung nagiging example nila eh. Yes. Kaya dapat tama yung mga makita nila. Opo. Mapababae o lalaki yan, ganun talaga. Hindi ba? Hindi pa. Ito natatawa yung anak ko. Bakit? Hindi po ako masyado maganda example. Ba? Kasi nga mas mature pa sila sa akin.
Ganon? Sa totoo lang po. Talaga, sila yung nagsasaway sa akin most of the time. But, yun nga po, may isang pinanay ako. May mga times na seryoso na. Yun po ang advice ko sa kanila. Ayoko po talaga ng bastos. Oo. Kasi ang talagang unang magulang yan. Yes. From... Bakit ganyan batang yan, bastos? Yes. Mula sa pinakamataas hanggang sa janitor. Po, opo, salamat po. Laging ganun. Tama yun. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Mm-mm. Be kind. Mm-mm. Ayoko ng bastos. Respeto for everybody. Mm-mm. Pare-pareho dapat may respeto. Aside sa pagiging mami mo, ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Kasi di ba alam ko, nagtataping ka rin, nag-mami ka pa, madami kang role. Opo. Ako. Di ba? Tanggap lang po ng tanggap para po sa ekonomiya. Ayun po eh, ito po, para nga rin po sa ekonomiya. Nagtatry po kami ng business ng asawa ko. Nagtatayo po kami ng mga kainan since chef din po siya. Na ayun po. So nagtatry po kami ng mga kung ano-anong kainan, magtatayo po kami. Meron din po kaming, yun nga po yung gourmet toyo at tinapa. Mm-hmm. Na very controversial. Yun po. Natawa tuloy ako. Che! Kumbatan to. Bakit? Ayun po, gourmet toyo and tinapa Casita Estrada. At saka po, meron po kaming bago sa San Marcelino, plates by Casita Estrada. So, yun po, mag-showcase na naman yung asawa ko ng mga masasarap na putahe, putahe para sa lahat. Maganda. I'm so proud of you, Mate. Salamat. Mm-hmm. Sumusubok lang po kami. Tuloy-tuloy lang, laban lang ng laban. Ganon. Yan po ang motto naming mag-asawa. Oo. Kaya natin to. Yes. Diba? Kami, partner kami to the max sa lahat. So, sana po mag-succeed. Magsasucceed yan. Sana po. Positive tayo. Yes, positive thinking. Diba? Para maganda lang tayo. Oh, eh kumain ka. Ay, ayun. Oo. Kakain tayo ulit. At syempre, dahil dyan, magchichikahan pa kami ng ibang bagay. Mga personal. Habang kumakain, diba? O, alam niyo na ang gagawin nyo. Titignan nyo lang dito sa ilalim. Okay? At maraming salamaste sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, Mate. Thank you very much. Salamat po at ginis niyo akong.